Hindi lang si dating First Lady Imelda Marcos ang may koleksyon ng mamahaling mga alahas. Meron din di mano ang itinuturong utak ng pork barrel scam na si Janet Limnapoles. Nakakuha ang GMA News ng larawan ng mga alahas at relo di mano ni Napoles na nagkakahalaga raw ng milyon-milyong piso. Ayon sa source, ipinagkatiwala ang mga ito ni Napoles sa dalawa niyang malapit na kaibigan matapos siyang makulong. Hindi kasali ang mga alahas at relo sa mga ari-ariang naka-freeze sa ilalim ng asset preservation order na inilabas ng korte. May exclusive report si Susan Enriquez. Mga kwintas na may malalaking bato at daddad ng mga diamante, nagmamahalang mga perlas at mga alahas mula sa mga designer brand tulad ng Chanel at Cartier. Ilan lamang ito sa mga pinakaingat-ingatang alahas ni Janet Limnapoles. Pinakita ito sa GMA News ng isa sa mga tauhan ng negosyante na nagsumite na rin ng salaysay sa ombudsman. Wala pa sa Witness Protection Program ang tauhang ito. Kwento niya, sa isang nakakandadong maleta, nakatago ang mga alahas. Nung time na bumili siya ng lagayan ng alahas na parang bag na may gulong, tapos sabi niya, lagay niya doon. Mm-mm. Tapos sabi niya sa amin, kasi marami kami naglilinis doon eh. Sabi niya, lagay daw yung lahat doon, tapos pipicturan ko para malalaman daw niya kung may mawawala. Kita pa ang tag price ng isa sa mga kwintas at ang presyo, tumataginting na 2.3 million pesos. Pinakita rin ang tauhan ng koleksyon ng mga relo ni Napoles. May mga Rolex, Hermes, Louis Vuitton at iba pa. At dose-dose ng mga bracelet, pendant at sing-sing. Na ikwento ni Napoles minsan sa kanya na milyon-milyon ang presyo ng kada set. So yung pinaglagyan niya na alas para maleta na? Oo. Tapos may lock yun eh. Para, yung siya lang nakakaalam sa ano. Pero sama-sama? Oo, sama-sama. Parang salansan na ano. Oo. Pero may lock? May lock po. Ang mga alahas na ito hindi saklaw ng Provisional Asset Preservation Order na inilabas ng korte laban sa mga ari-arian ni Napoles. Ayon sa mapagkakatiwala ang source ng GMA News mula sa kampo ni Napoles, hawak daw ng dalawang kaibigan ng ginang ang mga alahas na ito ngayon, pati ang ilan sa kanyang mga mamahaling sasakyan. Matatanda ang dinahila doon ng kampo ni Napoles na kaya hindi nila mabayaran ang ospital ng Makati ay dahil walang mapagkuko ng pera si Napoles dahil sa freeze order. Ito pa nga isa sa mga dahilan kung bakit na-delay ang pag-discharge sa kanya sa ospital. Kagabi, naibalik na sa Fort Santo Domingo sa Santa Rosa, Laguna ang itinuturong utak ng pork barrel scam matapos hindi pagbigyan ng korte ang hiling niyang manatili pa sa ospital. Susan Enriquez, GMA News.